ano, Pampanga. Matulog na tayo. Yan ang oras dapat. It's tulog time! Ay! Ay, kumain ako ah. Nag-dinner ako ngayon. Dinamin ko na yung breakfast. Dami ko nakain. Tawagin nyo na ako, mga bangga, para magutom ako ulit. 8721-2429. Ang daming nagaganap sa bansa natin, mga bangga. Ang daming nagaganap sa bansa natin. Oo. At dumagdag pa, I don't know if you've seen it. Habol lang to, isishare ko nga dapat. Kaya lang, hindi, walang share button. Eh. Pag ano ba naka-private yung account, no? Yung ano, yung armored vehicle na ng ano, ng kakat ng ano, ng pasahero. Nangyari yan sa bandang ano eh. Saan ba nangyari yun? Ortigas F ba yun? Pinangyari yan nun? Paano nyo yun? Nag-viral? Yung ano, yung armored vehicle na ano, na ng kakat, nagtitrip yung driver. Oo! Oh, mga bangga, dapat hindi ah. Kung sino man yung driver na yun, yung armored vehicle, dapat masibak sa pwesto yan. Bak sa trabaho. Oo! Oh, hahanapin ko mamaya, mga bangga. Oo. Oh, hahanapin ko mamaya. At itatry kong i-share sa inyo. Oo, oh, mga bangga. Alam niyo ba kung bakit? It's a story that happened way back when I was still in high school. Well, I have nothing to do with it. It's just that I know the story firsthand because the people involved, alright, ay mga taong townmate ko. Townmates ko. Alright? Ganito yan, ha? Merong isang buong jeepney sa aming mga pangga na nagpunta ng Maynila mula sa bayan namin sa Alcala. I don't know kung maghahatid o magsusundo mula ng airport. Alright, isang buong jeep kasi sa probinsya natin pag maghahatid sa airport, jeep ang ginagamit. Wala pa namang gaanong van-van noon. Kailan na lang naman nagmura mga van-van, eh, mga pangga. Jeep, mga pangga. I don't know if it was on the way back sa probinsya namin or on the way to airport na maghahatid, nakabanggaan po nila ang jeep. Yung armored vehicle. And 8 of those people died instantly. So, anong sinasabi ko? Yung armored vehicle niyan, it's essentially a weapon in the hands of an idiot and a stupid person. It is, mga bangga. Kung merong driver ng armored vehicle na wala sa katinduan, it is essentially a tank, a weapon. Di ba? Mga bangga, oo. Oh. Napanood niyo ba yan? Patuloy sa akin yung link. Oh. Di ba? That, yung armored vehicle na yan, it is essentially a weapon in the hands of a stupid person. Eh, dapat ano yan? Natulfo na ba yan? Na-idol Rafi na ba yan? Anyways, nakabalik na ba si Idol Rafi sa Pilipinas? Nasa Hong Kong siya, di ba? Hong Kong ba? Hanapin ko mga pangga. Mga pangga. Oh. Yung mga armored vehicle po sa bansa natin, mga pangga, meron po yan mga malalaking number. Alright? May malalaking number po yan at meron po yan company name in the, dun sa katawan po ng armored vehicle. Pwede nyo i-report. So far, mga pangga, sa aking experience, I drive every day. Wala pa akong nakitang armored vehicle na walang yang mag-drive. Typically, mga pangga, they just go on with their business, no? Na, you know, to collect money, hindi ko alam anong ginagawa ng armored vehicle, mag-collect ng pera sa mga ATM machines, ilipat sa banko, ganyan, no? Oh, yan. Pero yung napanood ko, yung kailan lang, napanood nyo ba yan? Saan yata yun eh? Sa Naughty Kitty na Facebook account. Naughty Kitty Pinas yata. Oh. Baliktaan nyo ako ha, mga pangga. That driver, ano pa man ang ginawa, mga pangga.
pininahan siya nung ano, nung sasakyan na kinakat niya, ano pa man ang ginawa, you shouldn't do that. Di ba? Actually, kahit ka banggain kapag naka-armored vehicle ka eh. You're practically, it's practically a fortress. Oh. Hmm. So, dapat niya, ano, that driver should be fired from the job. That matanggal yan. Hindi pwede yan. Hindi natin kailangan ng mga tangang driver sa Pilipinas. Ah! Hindi na, walang, ang traffic na ng bansa natin, pag maluwa, pag i-trip kayo ng ibang drivers, ano kayo mga, ano laman ang ulo ninyo, munggo, hindi utak? Ha? Hanapin nga natin yan, yung anong security agency may-ari nung armored vehicle na yan. Oh, let's call them out. Ha? Oh. I-call out natin yan. Ha? Oo. I-call out natin. Diba? Dangerous kaya yan. Ah, armored vehicle yan eh. Hello? Hello po, good evening. Sobrang siya, medyo may tulog ko ha. Hello po. Nasobrang ako ng kain ng pasta tsaka itlog eh. Medyo hinahay blood po. Gandang gabi po. Hinahay blood ka, Renz? Hindi naman po. Lakas naman, Paps. Hindi ka na marinig. Hindi naman po, hindi naman. Dikit mo sa labi mo. Yung malapit sa labi ko, please. Ayan po, ayan po. Good evening po, good evening. Good evening. And sa lahat ng listeners po. Kuya, anong telepono gamit mo? Di uling, di pedal. PLDT po. Oh, dapat malakas yan, PLDT yan eh. Dikit mo sa labi mo, dapat. Hindi ka na marinig eh. Ayan po, ayan. Walang iya, pwede pala. Yan, na-maintain mo yan, ha? Apa, okay po. Sige. Noted po. Si Renz, na Mountain Lupa, 22 years old. Tama? Apa. Anong ginagawa sa buhay? Nag-work na po. Anong work mo? Electrical technician sa isang mall. Dito po lang sa Manila rin. Ano mall? Sabay. Brad, lakasan mo. Dito lang din po sa Manila. Manila o Metro Manila? Metro Manila, sorry po. Munting lupa nakatira, di ba? Apo. Walaan natin. Molino. Tama po. Molito? Sa may, ano po, Danghari. Eh, sa Molino? Hindi, Evia po, Evia. Ah, Evia. Sige. Renz! Apo. Papalak. May asawa ka na? Binata po. May jowa? Wala po. Walang problema, tulog. meron lang po kayo hihingi ng konting pieces of advice. Konting pieces of advice ba? Sige, ba't ka na nahihingal? Naka-treadmill ka ba? Makuusap mo ako. Hindi po, kinakabahan. Sorry. Lakasan mo ha? Apo. Eh, nakalapit naman na po. Okay, bayag. Okay. Kasi po, meron po akong girlfriend. Ex, sorry. Siguro nagkahiwalay po kami. Sabi natin, 2 months ago. Then, ang issue po namin ay sa time. Dahil medyo nagiging busy po sa trabaho. Ngayon, dahil ang gusto niya po kasi lagi kami nagkikita. Nasanay siya noong mga panahon na medyo maluwag-luwag po yung schedule natin. Gano'ng katagal naging kayo? Ano po? Mahigit 4 years din po. Kailan ka nag-break? Noong August 18 po. This year? Apo. Noong time, di ba? Ang reklamo niya sa'yo, kulang sa time, tama? Apo. Then... Tagal lang. Pag sinabi mo kulang sa time, gaano kadalang na lang kayo magkita? Nag-chat naman po ako sa kanya. Ang tinatanong ko, gaano kadalang magkita? Siguro po, nakakapunta ako twice a week. Taga saan ba siya? Taga Las Piñas lang po. Taga saan ka? Munti po. Oh, actually, sa panahon ngayon, okay, twice a week ka. Hindi kasi madalang po, yan, madalas yon. That is 8 times a month. Kasi po dati po, before po, noon, nagkikita kami... Halos nasusundo ko siya sa trabaho. May nagtrabaho ka na, di ba? Opo. Oh. Almost ba't yun natin yung mga jowang walang konsiderasyon?
Ngayon po. Hmm. Tapos... Gusto nyo ng lalaki, gusto nyo araw-araw. Diba, kayo lang mundo, buhayin nyo yung lalaki para siya, diba, ikaw na lang ang natupag. Kung ang dahilan ng lalaki kung bakit hindi nasusundo ay may trabaho siya at umaarte ka, te, sira ulo ka. Nung mga unang days ko po, kaya ko, kaya medyo nakakayaan ako. Hindi, may trabaho ka na, nindihan kita rin. Dan, period, period yun, done deal yun. O tapos, o. Tapos po, ito pong mga, ano, medyo nagkakalabuan na kami. Pahina ka ng pahina, pupuntahan ka sa Muntinlupa. Sorry po, sorry. Saka sa Muntinlupa, saan ka ba namalapit? Sa may poblasyon po. Ah, okay. O, malapit sa ospital? Ano po ospital? Yung malapit sa munisipyo, yung maliit lang? Alabang Med. Alabang Med yata. Ah, dito po sa may bayan, sa may simbahan. Malapit sa motor trade? Malayo po ang konti. Okay. Malayo po ng konti. Sige, payag. Okay, tapos? Tapos po, ito pong ano, ngayon, meron po siyang isang account sa Facebook na hindi niya sinasabi sa akin. Na ngayon, ang nakahuli po ay yung ate ko na cover photo siya ng ibang lalaki. July 18 po kami nag-break. Tapos, sorry. August 18 po August kami. August 18, sabi mo. Nag-break. Ngayon, August 21, cover photo na po siya ng ibang lalaki. Ah, so, yun natuklasan ng ate mo ay nangyari after niya maghiwalay. Opo. Ngayon po, ang ano ko lang sa akin, feeling ko na nun pa meron. Parang ano na eh. Well, hindi natin pa nung pag-usapin yung feeling-feeling mo lang. Oh. Kasi pare ko ganda. Ito, panuntunan ko lang to ha. Oh. Akin lang naman to, di ba? Oh. Yung sinasabi lang, 100-day rule, di ba? Bago mag-jowa ng iba, 100 days daw or equivalent to 3 months. Di ba? Oh. Di ba? Kasi ang 100 days is roughly 3 months. Tama? Tama. Katarantaduhan yan. Tingilan nyo yan. Actually, yung 100 day na yan, parang respeto na lang yan eh. Try to make sure, talaga sure ka nakipag-iwalay ka, parang hindi magulat yung pamilya ng taong iniwan mo, may baka nang kasama, di ba, tinibigyan mo ng 3 months. Pero po ang katotohanan ng pari ko, nag-break yan ng 12:01, at seryoso naman kayo, 12:02 ka, nag-jowa na iba, wala ka nang pakialam. Break kayo eh, hindi mo siya jowa nun eh. Oo, wala kang pakialam doon, pari ko. Iyang ano lang po sa akin, nitong mga past few weeks, in-add niya pa rin po ako tapos nagme-message pa rin po. Ano sinasabi niya? Mua-mua, gano'n? Na ibang-iba daw po ako dun sa lalaki na yun. Na, ah, okay. Ako po. Oh, nagre-reply ka? Siyempre! Siyempre. Ibig sabihin may jowa na siya ngayon, August 18. September, tama. October, November. Mag-3 months na sila sa 18, ha? Tama po. Mag-3 buwan na. Tama po. Sige. Oh, di ikaw na yung kabit ngayon. Ay, hindi po. Sabi ko, ngayon, saan... Kaya lang kayo lang nag-uusap? 3 weeks ago. Parang ganun po. So... bakit natin siyempre nag-uusapan ngayon? Tapos, hindi ko lang po alam kung bakit yung lalaki nagme-message din sa akin na layuan ko daw yung ano niya. Yung girlfriend niya? Opo. Eh, walang di naman na po ako masyado nag-reply. Nakikinig ba yung lalaki ngayon? Hindi ko po alam. Kasi parang hugas kamay yung dating eh. Hugas kamay po pagdating sa akin? Yung dating sa akin ha? Nag-reply ka hindi? Ang reply ko lang po, hindi naman... Lakasan mo. Hello. Malaksan. Nagre-reply po ako, pero hindi po yung mga sweet na... Parang... Pero kahit na, Brad. Pero kahit na. Ex ka eh. Hindi natin pa rin i-menos yung katotohanan na ex ka niya. Di ba? So, kung nag-PM yung lalaki sa'yo, wag mo nang layuan mo yung babae, may intindihan mo kasi di ba threat ka sa kanya eh. Ex ka barit, 4 years yun eh.
Hello, wag mo, brado mong takpan yung mouthpiece ng telepono. Ayun pa, ayun pa, ayun pa, hindi po. Hindi ako si SpongeBob, hindi ko kayang basahin yung utak mo. Sorry po, sorry po. Mm. So... Mm. Mm. Ah. Anong nandang mo sa akin? Na... Ano po pong dapat kong gawin? Wala, huwag mag-reply, i-block. Tumigil na, may jowa na, di ba? Pero nagawa po siya ng ibang account pa lang. Huwag man sin, i-block mo lang. Pare ko, ang pag-block ng tao, pare ko, ay ilang pindot lang. Dami kong blinak lately. Hintayin nyo, mag-block pa ako marami. Oo. Oh. Apo. Oo. Oo. Block ko lahat. Lahat ng mga taong hindi masaya sa ginagawa ko sa career ko, ba-block ko kayo lahat. Tapos, meron pa ako isang tanong pa, Jackson. Hmm. Kasi nung nagka-hiwalay kami, tapos siguro 1 month ago na nung... Lakasan mo. Siguro 1 month ago na po nung pagka-break namin. Ngayon, meron po akong... Kuya, lakasan mo. Hello po. Yeah. Hello. Ngayon, meron po akong nakakausap na... Hello, pare, namawala ka. Hello, pa Jackson. Yeah. Mintayin mo lang. Tapos? Ngayon, meron po akong nakakausap na babae. Mm. Which is, di ko po alam kung may mali. Kasi dati ko po siyang teacher. Ano mali doon? Na, siyempre po, sa mata ng ibang tao. Jesus, kung dahil mong arte. Anong pakialam mo sa'yo? Estudyante ka ba niya ngayon o hindi? Hindi po. Oh, dati, di ba? Opo. Oh. Ano, high school, elementary mo sa teacher? Elementary po. Oh. Ilan taon na si ma'am? 29. Ha? Opo. Teacher mo siya ng elementary, 29 siya ngayon? Opo, kasi grade 6 po. 12 years old po ako sa 21 pa lang. Nung grade 6 ako. Sige. Oh, ano masama doon? Masaya kayo nag-uusap? Opo. Kinikilig ka? Opo. Oh. May problema mo, ex mo. Dapat ang pag-usapan mo yung si teacher na crush mo. Oh, sino una nakapag-usap sa inyo? Siya o ikaw? Ako po. Hindi na reply si ma'am. Opo. Hanggang sa tumagal lang tumagal, ngayon lumalabas na. Kasi inisip ko nga po yung sa 3-month rule. Hmm. Saan kayo nagpunta? Nanonood po na sine. Ano nang pinanood nyo? Naparod nyo na ba yung Hello, Love, Goodbye? Yung isa pa with feelings ko. ni Carlo tsaka ni Main. Apo. O, di nagbasa kayo na nagbasa buong pelikula. Ha? Apo. Galing ni Carlo Aquino dyan, malala. Pati din po si Main. Oo, hindi. Si Main, ang magaling umarte talaga si Main, di ba? Nag-evolve na talaga si Main. Na, sabi ko magaling si Carlo kasi yung buong pelikula, sign language siya. At memorize niya. Buong movie. Bitin nga po eh. Mm. Ano yan mo? Kausapin ko silang dalawa mamaya, baka pwede mag-party para sa'yo. ang problema ngayon, ano pag-uusapan natin? Dalawang babae, babaero ka. Hindi po pa Jackson. Ano sabi ko lang po? Okay lang po ba kahit wala po yung 3-month rule? Wala. Katanta-tado yung 3-month rule na, tigilan nyo yun. Wala dyan. Alam mo, ganito, yung 3-month rule, yan yung mga tao nakipag-break na hindi sure. Di ba? Nag-iwalay tayo, baka mag-isip ko bukas. Yung 3-month rule, pap. Di ba? Pero pa sa mga tao nakipag-iwalay at sure, kahit mamaya lang, di ba? Mag-entertain ka na iba. Sabi mo na ibang tao na, agad-agad may jawa kang iba. Uy, pakialam mo, break ako kanina 12:51 eh. Ay, 11:51 eh. Gano'n, di ba? 11:52 na, wala kang pakialam dun. Yung 3-month rule, naintindihan ko yan, ano? Ganito. Let's create a scenario. Limbawa lang. Okay po. Nag-break kayo ng jawa mo. Kasi naniniwala ako, bago dumating sa punto naghiwalay kayo, marami na nangyari. Di ba? Malayo ng loob niyo sa bawat isa kaya kayo naghiwalay.
O nag-break kayo Monday. Tuesday. May nakilala ka. O, feeling mo, di ba, magmamahal ka na ulit. Yung puso mong wasak, gagamutin niya. Ano, mag-aantay ka 3 months? Paano po kung yung feelings pala na yun, ano lang, parang gusto mo lang humanap ng happiness? O, di sira ulo ka. Pare ko, ang pinag-uusapan dito, in love, hindi ba nakibutas? I am not talking about you looking for a get-by girl. Apo. Ang ganda ng term ko, no? Ako nagpauso niyan, get-by. Paano mo malalaman pa, Jackson, if love na yun, hindi lang happiness? Ayun, pang corny, pang Miss Universe ang dating. Okay. I like your question, ano? Apo. Well, first, I cannot answer that for you kasi ikaw nakakaramdam niyan, tama? Apo. But let me give you pointers. Okay lang ba, pare ko? Sige po, apo. Kiss mo muna ako. Joke lang. Bakit may ganun? Alright, ganda. Makinig ka, ha? Noted pa, Jackson. Makinig ka. Kailan mo, di ba, malalaman na nakapag-move on ka na? Okay. Ano ang indicator? Pointer po ito, mga pangga. Ayon lang naman sa akin to. Baka ma-adapt nyo lang. When will you know that you've moved on? When you're no longer asking the question, nakapag-move on na ba ako? Okay. Kailan mo malalaman na in love ka na? When you are asking the question. Kasi you wouldn't dare ask the question kung wala namang panggagalingan. Gets mo? Walang pinagkaiba yan sa nagtanong ka, ano kaya masarap kainin? You will only ask the question pag gutom ka, tama? Tama po. Okay. Paliwanag ba yung aking magpapaliwanag? Noted pa sa'yo. Medyo ano. Ano? Thank you po, thank you. Thank you ka rin. Tsaka tigil lang muna yung nag-uusapan natin yung ex mo, pare ko, meron ka na palang dinadate na teacher. Ang mga babae, allowed sila na Ang mga babae, allowed sila na magpaligaw kahit 1,000 sabay-sabay. Pribilehyo ng pagiging babae. Tayo mga lalaki, hindi tayo pwede manligaw ng 2 sabay. Isa-isa lang tayo. Kasi, ang regalo ng buhay sa mga babae, sila ang pipili. That is, di ba, by design ng nature. Di ba? Tama po. Oo. Kahit mga ibon, mga pangga, even the animals in the animal kingdom, ganyan. Ang female will have the power to choose. Tayo mga laki, hindi tayo po pwedeng dala-dalawa. Isa-isa lang. Oo. Tama pa lang. Don't get me wrong, ha? Hindi ko siya sabi kay mga girls, magjawa kayo 1,000 sabay-sabay. No, magpaligaw lang. Alam ko sa panahon ngayon, iba ang kahulugan ng ligaw or dating, iba na sa dati. Minsan, dating pa lang, may nangyayari na. Minsan, first meet pa lang. Ang cute ng dating nyo, ha? Hello po sa mga nabilaukan. Yung napasabi na, oh, ako yun, ha? Hello po sa mga, ano, ha? Yung mga lalaki na sabihan ng manyak, napikon, pero totoo naman. Oo. At binabati ko yung mga babae na sabihan ng balande, nagalit, pero alam nila, totoo naman. O, pag hindi ka tinamaan, huwag ka magalit sa akin. Yung mga tinamaan lang. Yes, yun lang po, Jackson. Maraming thank you. Medyo naliwanagan ako doon. Kung nakaanta ba si teacher, anong mensahe mo? Diwag. Huwag na lang po. Okay. Lalaki akong kausap, ha? Apo. Lakas mo. Hello, Pajakson. Ito, lalaki akong kausap, pari ko, ha? Didiretsyan kita, ha? Apo. Si teacher, panakibutas mo siya. Sa totoo na usapan natin, tigilan mo na yan. Bumusaktan. Baka hindi makagawa lesson plan yan. Pero ano din po eh. Hindi ako naniniwala sa'yo. Apo.
Gusto mo, ipaliwanag ko sa'yo? Please po. Indicator number one. Paano po? Nagtanong ka kasi. Paano po kung natutuwa ka lang? Tinanong mo, hindi? Tinanong po. Walang pinag-iiba yan sa paano ko malalaman pag naka-move on na ako. The fact na tinanong mo yan, may pinanggagalingan sa'yo yan. Pangalawa. Alam mo kung anong pangalawa indicator? Apo. Tinanong kita. May mensahe ka ba kay teacher? Wala. Pero pala... Kung meron pari ko, kung hinahangaan mo siya, iniilig ka sa kanya, may laman lagi ang puso natin. We can always word it out. There is hindi, always something to say. Hindi naman po ako nanliligaw totally sa kanya. Pari ko, eto ha, oh, girls, lahat ng babae nakikinig yan, pay attention, carefully. Iwasan nyo yung gandang lalaki. Diba? Si teacher, di ba nagsini kayo? Opo. Sumama yan, kasi may malapit na magkagusto sa'yo yan. Ang babae, hindi yan nasama sa'yo. Ni-reply, wala kang mapapala dyan kung ayaw sa'yo yan. The fact na sumama yan, pari ko, ang inaasahan niya, mayroon kang plano sa kanya. Pero wala pala. Kasabihin mo, hindi ako naliligaw. I'm sure pag narinig tong teacher ngayon, sabihin niya, ha? Hindi pala siya naliligaw? Pero kaya niyayaya ako mag-date. You have to remember, boys, na almost everything sa babae may meaning sa kanila. May lahat ng bagay, 99.999999% may meaning sa kanila yan. Ang babae pa nagpag-upit, may meaning yan. Bumiling damit ng bulok, laki, may meaning yan. May kahulugan sa kanila lahat ng bagay. Lahat ng bagay, nag-gym, nagpapayat, may meaning yan. It has to be everything, in general, everything has to be done with meaning behind it. Kung walang meaning sa'yo, ito lang pinupunto ko, kung walang meaning sa'yo, na niyayaya mo siya magsini para sa kanya meron, may pinsang ka naman siguro, yun na lang ilibre mo sini. Kawawa naman si teacher. Ano rin kasi pa Jackson, parang galing din siya sa breakup. Oh, see, the more, vulnerable siya. Okay. Hindi mo yung gusto. Pangit yung ganyan, Brad. So, lalayo ko na po siya. Oh, wala ka lang plano dyan. Wala ka naman si teacher. Teacher pa naman yun. Ang hirap magturo, di ba? Opo. Pag sinabi niya sa mga ano, di ba? Pag sinabi niya sa mga estudyante niya, okay, class, give me examples of tenses, di ba? And use it in a sentence. Iiyak yan. Pag sinabi niya sa estudyante niya, you and your boyfriend is going to break. You and your boyfriend, diba? Will break. O, ano dun yung active, tsaka yung ano? Ano nga ba yung tag dun? Active, tsaka, ano nga ba yung, anong pagkakabang sentence na yun? Teka lang. Is going, tsaka will. Nilimutan ko na. Layuan mo na si teacher, ha? Wala kang mamensahe sa kanya, eh. Apo, pa Jackson. Pangit yan, ha? Apo, thank you po. No, wala kang sasabihin kay teacher na yan, kahit ano? Meron po. Kante. Ano? Thank you, ma'am. Kung lakasan mo! Ma'am, kung... Lakasan mo! Hello. Yan, okay, bayad, go. Yes po. Ma'am, kung nakikinig po kayo ngayon, thank you po sa lahat ng happiness na tuwing magkausap tayo. And thank you sa lahat ng pagtulong sa akin. And maraming salamat po. Nung down, tipong down na down ako, kayo yung laging, ikaw yung lagi pong nandyan na nakakaintindi sa akin. And alam ko, ma'am, na ikaw, sabi mo man po, ang isyop natin ay malayo, pero alam ko pong, sabi nga po ni Papa Jackson, mali. Kasi baka po naghahanap lang ako ng happiness. Pero kung ano man, ma'am,
nakabanta ako, sorry. Pero kung totoo man yung nararamdaman ko, ma'am, bubuhayin ko muna yung sarili ko. Ayup! Kung totoo po man yung nararamdaman ko, sana nandiyan ka pa rin. And thank you po sa lahat. Yun lang po. Sorry po, medyo kinakabahan. Ano yung lungkot na kantang to? Opo. Datang niya, love will make you cry. Maging comedy lang, nasa nabayang ko eh. Salamat sa pagtawag. Thank you pa, Jackson, ng marami. Kahit konti, okay lang. Kahit di marami. Ha? Apo. And good night po. Good night. Mama. Chup chup. Bye. Bye po. Thank you po. Bala ko pa naman mag-action star dati, no? Siguro nakakatawa yung mga pelikula, no? Una-una, bulol ako. Eh, di ba pag-action star, lagi may dialogue yung bagbarilan. Kaya lang, Fredo! Nakorder kaya namin, Fredo! Wala ka ng takbuhan! Ang mga bata ko, napaligiran ka namin! At alam ko, huling magazine mo na yan. O di, ang ganda ng linya, pero pag ma-deliver, mukhang bonjing dating. Asagot yung ano, di ba? Asagot yung bida, mga ni Fernando po, di ba? Hindi ko makakapayag. Tanda mo. So, dinami-dami ng mga tinamba mo, ha? Itutumpatin kita. Tapos ako na ulit, di ba? Masabi ko lang, are you sure? Ang pangit. No? Nahanda yung ano eh. Kunin ako sa probinsyano kahit na dalawang episodes lang eh. Di ba? Oh. Di ba? Diba, ang dami na napunta dyan, di ba? Wala pa bang nagsabi kay Papa Coco? Ang ba, may eksena, may kakaroon ng future. Ako yung future niya. Oh, wow! Kapal mo nga ako dun, ha? Wow. Lot-lot na lang daw. Pwede ba? Mabati lang ako, mga pangga. Yung mga natanong po sa akin, kung lasing daw ba ako ngayong gabi, mga pangga, never ako nagtrabaho ng lasing, tigilan niyo ako. Ganto talaga ako. At take note, I can talk, di ba, in well enunciated. It's just that I will lose my character. So I'd rather talk this way. Nagkakakarakter ka, di ba? Ako sa inyo nang ano, malinaw na pagkasalita. Wait, e-portan ko kayo. Mababore kayo na niya. Hey, good evening. I'd like to say hi and thank you very much. And thank you for listening to the following people. Jocelyn, Raquel, Crystal, Thin, Shan, Melody, Hen, Love, Kian. Shout out to all of you people. Addie Baby, how are you people? Nani Edith, Pia, Tev, Irish, Yvonne, Bacon, Carl, Nessel, Makre, and Carly. You guys are awesome. Thank you for tuning in. Thank you very much for keeping me in the background. Adin pangit. Diba? Di sana, sasabihin sa akin ng mga call center people, uy, magaling pa tayo sa kanya mag-English, o di wag na. Ganito magbasa ang Papa Jackson. Hello kay Kajak Team Pangga, Arjak Team Nation, Team Kalat, Team Replay, Karas Warriors, Kajak Soldiers, Kajak Solid Supporters, Power Rangers, Klarjan, Kajak Friendship Club, Kajak Babies. Magpalit kayo ng diaper nyo. Team Garitas, Team Eyebags, Kajak Butterballers, ang RJL Barawing. Ate Lani. Oh. Asan na sa Lani yan? On the way? Ingat mo sa driving ha. Alam ko na
nakikinig ka eh. Ay, ikaw pa. Kasama na di Otep. Adi Otep, nakasando ka ng Gray. May gusto ko lang malaman kung uniform mo yan. Pero naniniwala ako mga pangga. May kilala ako mga taong ano ha. Ang daming pambili pero mayroon damit sa sila sa tokador nila na yun ang comfort shirt nila. Ako mga pangga, mayroon akong aamin na ako mga pangga. Siguro mga 18 ang boxer shorts sa bahay. Isa lang ang lagong suot. And then actually dalawa lang pag wala yung isa niya. Yung checkered na gray tsaka, yun lang lagi suot yun. Oo. Oh, wala akong iba sinu, yun lang. Hmm. Bawa, ano, alam ko pag nasa laundry yung mga damit namin eh. Pag wala yun, nasa laundry. Kuya, nasa laundry, nalulungkot ako kunin nyo. Hindi, mag-ganon, di ba? Oh. Hello kay Ate Lani, Ate Daddy Joseph, Vincent Ron, Emil, Emon, Richard, Tolongers, Harlan, Frank, and Ray. Maligayang body sa inyo. Body ko na kayo lahat, ha? Okay na. Body ko na kayo. At hello sa dalawang bisita ko nandito ngayon. Anong pangalan niyo, ma'am? Kat tsaka? Sheila. Si Sheila tsaka si Kat, ha? Anong company niyo po? Ha? Ayon sabihin kasi alam nila, nag-break time lang kayo, no? Ang oras, malapit na mag-alas 12 mga bangga. Martes. Ay, niningal ako ha. Ay, dami ko nakain na pasta, nakakabisti. Oo. Namlastic. Namlastic pa ako na ano. Ay nga pala, salamat kay Doc Lawrence. Andiyan kami kanina ni Gandang Ara. Sa Clarence. Kay Doc Lawrence. Ng Clarence. Siyempre, siya yun eh. Clarence Anti-Aging Slimming and Dermatology Center. Nung isang araw, may nag-PM sa akin, magkano pasukat ng salamin kay Doc Clarence? Hindi po siya optometrist, hindi rin po siya ophthalmologist. Dermatologist po siya. Derma means skin. It's a lot, di ba? Dermis, tama ko? Is the Latin term for skin. Hindi ako sure, pero parang ganun. Ganun, pag may nga sasabihin kayo mga bangga, lagyan nyo lagi ng hindi ako sure. Para nagkamali ka man, sasabihin nila, oh, hindi naman siya sure eh. At kung tumama ka naman, sabihin, oh, kita mo? Sabi niya, oh. Andiyan kami kanina ng Gandang Kahara mga bangga, nagpa-enjoy ako kay Doc ng ano, pampaliit lang dyan. Sabi ng Doc sa akin, oh, nung huling kita natin, maliit ka. Ba't lumaki ka na naman? Siyempre, hindi ako nagsalita. Oh, kasi ayoko aminin mataba ako. Bakit ba? Oh, magkaliwanagan tayo. Kami mga madaling tumaba, meron kami moment lagi. Alam mo to. Meron kami moment na harap mo sa salamin at nag-i-stomach in kami. Tama. At kinukonvince namin ang sarili namin maliit yan namin. Tama ba? Yeah, oh. Tama, ha? Nangyayari ang bagay na yan sa first few minutes ng maghapon. Pagsuot ng damit namin. Di ba? Haharap kami sa salamin, magdadamit kami. Di ba? Yung damit, for example, ngayon nakapula ako. Pagsuot ko nito, unang gagawin ko, haharap sa salamin at mag-stomach in. I look good. Ngayon, the moment pagtalik ko ng salamin, hihinga na ako. Okay, totoong buhay na ulit. Hindi maganon. Ganon ang buhay. Pero kanina, in-injection na ako ni Doc kanina. Meron si Doc, yung lipochemo, hindi ko alam pangalan. Basta puntahan niyo si Doc. Ano yan, ha? I-injection na yung chan mo para lumiit. Tapos, meron silang machine na parang pinapatong sa chan para mag-effect yung tinurok, mga bangga. Tapos, ha? Ano? Tawag nito, tutunawin yung taba. Ganun. Kay Doc Lawrence.
Pero doktor na si doktor na yan, pero sinasabi niya na kahit anong iturok mo sa katawan pag hindi ka magda-diet nga. Oo. Oh. Tapos yun, binigyan ng Doc Clarence ng diet plan. Siguro binigyan sa akin ito, 5 months ago. Nakalagay doon, pinagpuyat naman ni Doc Clarence to. Anong kakainin ko sa pagising, yung pinaka-lunch ko, yan, dami. Naka-specific doon. Kasi personalization, depende kung anong body structure mo. Hindi pwedeng hiramin ng iba yung diet plan mo. Baga ang diet plan mo ay para sa ilang. Specific, tailored yan, para sa ilang. Ngayon, ginawa na ni Doc Clarence, tapos nilaminate ko, tapos nilagay ko sa may ref namin. Tapos, nung binuksan ni Michelle tsaka ni Vivian yung ref, nalaglag, hindi nila nakita, hindi ko na pinulot. Sabi sa akin nila Vivian tsaka ni Michelle, kuya, nakita mo yung diet plan mo? Sabi ko, hindi ko nakita. Nakita niyo ba? Siguro baka bukas pulutin ko na, ha? Para matuloy na yung diet. Nakakaya naman kay Doc. Tapos katabi ko si Gandang Kara kanina, ano yung ginagawa sa braso niya? Basta parang binabarbecue siya doon, hindi ko alam. Binabarbecue siya doon. Oo. Ayan, teka lang ha. Eto, nag-PM lang kay Doc. Sabi ko, Doc, ikaw topic ko si Erin yan. Baka magulat kasi, PM yun naman siya. Oo. Ayun. Tapos tinanggal yung pantaas ni Kara, pero nakatapis siya. Tsaka hindi ako tumingin. I stopped myself. But myself said, look, but I stopped myself. Hindi, hindi niya tinanggal. Nilabas lang yung braso niya, tapos yung leg-leg niya. Leg-leg? Kili-kili. Ang tambok. May mga matatambok na leg-leg. Tapos merong ina-apply siya, si Doc. Hindi ko alam ano yun. Oo. Basta, Pumunta kayo doon. Oo. Bibihira ako makapunta kayo, Doc, eh. Siguro mga once every 2 months. Ang lagi nandun, sige, Chico. Oo, sige, Chico, nagpapataob ng ilong. Kwentuhan lang naman tayo. I-follow nyo lang si Doc Clarence. Clarence_MD sa Instagram. Tapos puntahan nyo yung latest na picture niya na magagawin tayo. Kasi nung nakaraan si Doc, niya yung pinagtripan natin eh. Ha? Oo. Si Doc niya. Nag-PM nga sa akin si Doc niya nung nakaraan eh. Sabi niya, Nak, thank you ha. Ang dami kong followers agad. Ito naman kay Doc Clarence naman tayo. Puntahan nyo, Clarence_MD. Puntahan nyo yung huling-huling post niya. Tapos mag-comment lang tayo ng saan po nakakabiling sungay. #pangga. Yun lang ha, okay. Yun lang. Okay, huwag nyo yung i-name drop. Mapapagalitan pa ako niyan. Clarence_MD. Ha? Sasabihin nyo lang, saan po nakakabili sungay? #pangga. Yung huling post niya, Clarence_MD. Ayan, ganun. Para bukas, mablock ako ni Doc, ha? Ganun lang buhay. Tulog na yan ngayon, sure. Tapos tutulog yung cellphone niya, oh. Mabubusit sa akin si Doc. Ha? Oh, okay. Oh. Oh. Saan po nakakabili sungay? Ha? Oh, ganun lang, ha? Oh. Ay. Na-na-na-na. Meron na. Meron ng 7 na nag-comment. Oh. Ang galing kong endorser, no? Kung ano ginagawa ko sa endorse ko, no? Salamat din nga pala kay Doc Nina.
for my dental care. Mm-mm. Salamat, Doc Nina. Ayan. Ang napakagaang kamay ni Doc Nina. Gusto niyo pa dentist? Doon ka sa dentist ko. Oo. Oh, wala ka ng ipin, di mo pa alam. Ganun kagaan. Hindi, I'm saying, napaka-beneficial if you have a teeth that you need to be pulled out kasi magaan yung kamay. Hmm. Sana yan, sa Festival Mall sa Alabang. Dental Focus. Meron din siyang clinic sa tapat ng GMA 7. Sa Caswin Building. 7th floor. Sundan nyo lang yung mukha ng Miss Kim Domingo. Ha? Parang... Ay, nawa. Boy Cam, kung pa nga ng isang caller, baka pwede pa tayo. Magpapasko na. Ang regalo mo sa jawa mo. Walaan ko. Ang sarili mo, Diyos. Kahit naman... Alam niyo, ang galing ko talagang, ano, komedyante talaga ako. Kailan kaya ako magkaka-TV show, no? Hmm? Diba, oo. Oh, magpapasko na, anong regalo mo sa jawa mo, ang sarili mo, pwede, no? Walang gastos. Ano ba araw ngayon? Tuesday pa lang yan, diba? It's Tuesday, mga bangga, no? Binabati ko yung mga nilalang na may mga malalaking bahagi ng katawan pero gustong paliitin. At binabati ko yung mga tao mayroong maliliit na bahagi sa katawan pero gustong palakihin. Yan eh, katibayan lang mga pangga na walang kakontentuhan ng tao. Honestly, sometimes you dream of having all the riches in the world. But when you become rich, there will always be something you want. Well, it's essentially human nature, mga bangga. To keep on wanting. Diba? I just hope and I wish sana, when you have enough for yourself and you want more, it's for other people's good. Then life will be better. Hmm, mga bangga. Oo. Alam mo, totoo lang, mga bangga. If everyone in the world will donate what's in excess of their needs. For example, lahat ng mayaman, well, you are 50 years old. Ano ba wala? Say, for example, you're 50 years old. And then, kikwentayin natin, ano bang kailangan mo hanggang matyugi ka if you live until 100 years old? If you get to, mama, dami kang pera. If you get to spend 50,000 a day, kwentayin natin hanggang 100 ka. Pag may sumabra, pwede ba donate mo na? Diba? Oo. Ang tanong, pag binigyan mo sa kahit anong sangay ng ano yan, tagapangasiwa, kukurapin naman nila. Hmm. Ayun ako talaga. Ang buhay nga naman ng tao. No? Ayun ako. Hmm. Hindi naman lahat ng pagkakataon, lahat ng bagay na nakakakinang at nakakasilaw ay maganda, di ba? It's not every time the bigger the better. Naramdaman nyo ba? Hindi nyo naramdaman, ha? Ah, really? Hindi nyo naramdaman yung di ba? Oo. Hindi nyo naramdaman papunta sa endorsement ko, di ba? Oh, wala. The bigger the better. Hindi. Minsan, compact, mas okay. Halimbawa, wow, Fiesta Video kay HD Mini. Ayop! Very ano, compact at portable, mga bangga, ha? At meron tong thousands of built-in popular songs at dahil sa internal storage ito, mas secure kaysa DVD players. At kung gusto mo pang dagdagan ng kanta, ay meron po itong feature na ano, ha? Exclusive. Yung kanyang exclusive unlisted song expansion feature nito. Pwede kang magdagdag ng kanta mula cloud gamit ang laptop or cellphone and full HD na rin ang video and with the compact design. Ideal dalhin kahit saan. Perfect sa mga parties. Huwag lang third parties. At car friendly din. Karamihan ng mga ano ngayon, kotse may head unit na, ha, mga bangga. Oh, bukod sa size, ay mini rin ang presyo nito dahil ito ang pinaka-affordable na full HD video, okay? For only
3,999 suggested retail price ang Wow Fiesta HD Mini na bibili online sa Shopee. Kaya tara na, mag-online shopping na tayo sa Shopee. Yan, shopee.ph/thewowstore. Sabi ni Carly, oh, good evening, ask ko lang po if okay lang, kaya na i-message si Doc at ask. Oo naman, pwede po. Nagre-reply po si Doc, kahit si Doc ninyo, nagre-reply po sila sa Instagram nila. They reply. Huwag nyo lang tanongin ng mga ano, ay, mga bagay na walang kinalaman sa service nila. Diba? Baka bilang tanongin nyo, ano pang palitan ng dolyar ngayon? Di, ano? Hindi po sila bangko, ha? Oo. Oh. Nagre-reply po siya. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Wag na. Ayun, ayun. Ano pala gagawa ko dito? Mukha lang tanga yung ginagawa ko. Magkakape lang ako. Wait lang, mga bangga. Ang sarap ng kape, ang sarap ko. Wala pang caller, ano, boy cam? Wala pang caller. Nakatulog na ata, sabi dito. Wala, nagre-ring daw eh. Sabi ng aking indicator dito. Wow! Sabi natin, Josie, mag-gitara ka na lang, Pops. Uy, wala akong gitara, nasa bahay. Oh, inuwi ko po yung gitara ko. Para mapingil ng sarili ko mag-gitara. Bailan muna ako ng handa, I can get another caller. Kita nyo naman, ha? Mga pang-alaki na singa ko ngayon, ha? Sobrang laki, but I still, di ba? Oo, papasok pa rin ako. Alam nyo ba, mga bangga, I think unique to sa mga probinsyano. Yung matiisin. Oo. Totoo, mga bangga, I'm not bad mouthing any ano, mga bangga. Feeling ko lang as a probinsyano. Alam nyo ba, sa Maynila ko nalaman, ang sakit ng ulo ay sakit? Oo, ulitin ko, ha? Sa Maynila ko lang nalaman, ang sakit ng ulo ay sakit. Yung pag masakit ulo mo, pwede kang mag-absent. Sa probinsya, walang ganun. Masakit ulo mo, sabihin ng nanay mo sa'yo, maligo ka dun. Tapos kukumbinsin ka na nanay mo, okay, tama, wala na. Totoo! Sa aming mga bangga, pag mayroon kang may kailangan kang tapusin at sinabi masakit ulo mo at hindi mo nagawa, ahati ang dating nun. Hanggang ang bit-bit ko yung ganyan ano, mentality. Until now, oo. Oh. Nakita niyo na ba kung ma-absent dahil masakit ulo ko? Di ba? Ah, absent ako. Inuubo ko ng sobra. Paus ako. Yung mga ano, pero yung sakit ng ulo. Baka bukas sumakit ulo ko. Matry ko lang. Di ba? Oh, kasi alam niyo yung sakit ng... Unless mayroon ka talagang medical condition na migraine. Yan. Di ba? Oh. Ala, ako nga may migraine ako eh. Hanggang hindi ako naniniwala may migraine ako eh. Oo. Oh. Ayun yun na. Oh. At least, ano, it works, ano, well sa trabaho ko, di ba? At least hindi ako nag-absent, di ba? Ano ba yung mga, ano? Ano ba yung mga... Meron ang mga probinsyano na unique sa amin? Pagkain. Hapagkainan. Naniniwala ako na iba ang hapagkainan ng mga taong lumaki sa Maynila at ang hapagkainan ng mga taong galing probinsya na nakatira sa Maynila. Nagkaiba yan, ha? Nagkaiba. For example, if kung talagang taga Manila ka, di ba? Dito ka lumaki at walang naluto, biglang kakain, malamang alaman ng hapagkainan mo, andoks. Chooks to go.
option yan eh. Kasi nasanay ka na, ito yung mga instant, no? O, manok naman talaga yan, di ba? O kaya, baliwag, manggitin natin lahat, baka magtampo iba. Ano ba? Bugoy's, di ba? O, yung Bugoy's lechon manok, kilala ko may ari sa Attorney Brian. O, uling roaster, di ba? Yan, basta lahat kayo. Pero pag probinsyano ka, mga pangga, yung true blue probinsyano ka, ang hapagkain naman, pag wala makain, maglalaga kang talong. Maglalaga kang okra. Yan, yan, ganun ang mental, ganun kalayo. Di ba? Ewan ko, hindi ako sure gumagawa ng kwento. Sabi rito ni Helen Grace, oh, headache could be something kasi. Sabagay, tama ka naman. Oo, kaya lang, di ba? Minsan, wala ka lang pambahay ng mineral ko, masakit ulo mo eh. Ano, absent ka? Ang daldal ko na, may color. Neil, may color pa tayo? Bagam! Meron pala eh. Meron pala. Nakababa na ba dyan, Neil? Hello? Hello po. Ay, lungkot mo naman. Ay, hindi po ah. O, di sorry. Naman eh. May radyo yung bukas? Apo, nakatapat sa akin yung ano, speaker ko eh. Saan ang balak mong gawin? Sorry po. Pasakit yung ulo ko, mag-usap tayo. Ayan, ano po? No, yan. Si Mark, 29 from Rizal, na? Apo. First time natin mag-usap? Apo. Pero lagi po akong nakikinig sa inyo. Uy, crush ako. Sikat ka boses niya rin kasi si ano. Ang kapal na mukha ko eh, no? Sino ka boses ko? Si DJ Manalo sa Kumu. Sa? Sa Kumu. Saan yun? Yung Kumu apps po. Ah, hindi ko alam. Ah, okay po. Ikaw ba si DJ Manalo? Hindi po. Sige. Anong ginagawa sa buhay ni Mark? Ah, bali, ano po? Kuya, wag kang bumulong. Hindi po. Ba, akala prayer meeting to. Hindi naman po. Lakasan mo konti. Ano po ako, isa po ako. Trainee po ako ng ano. Nang? Nang sales court. Ay, sales. Patayin mo na yung radyo, please. Hello? Pinatay mo, hininaan mo. Pinatay ko po. Sige. Training ka ng? Sales supervisor. Pero kulungin mo please. Effort pa ako. Radyo to. Ah, okay pa. Kulungin mo, lakasan mo. Anong bibenta mo pag nakatatrain ka na? Hindi po. Bali po sa ano po kasi yun. Sa supermarket po. Ah. Anong section ka ng supermarket? Sa wholesale po. Wholesale section. Isang sakong bigas. Ganun. Pwede po. Depende po kasi minsan po kasi mga grocery. Ah. Pero per case po yun. Ah, okay. Sige, kunyari, naiintindihan ko na lang. sige. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Hindi, mag-ano lang sana ako. Magtatanong lang ko sana kasi ako. Magpapa-advise lang po. Kuya! Hindi mo ko phone pa. Lalakasan mo talaga siya. Baka maging tayo. Na-attract na ako sa'yo. Kasi yung mga kapit-bahay eh. Hindi ka naman sisigaw eh. Lakas naman ang boses mo. Okay po. Yung... Hello? Ganun lang naman. Ang game. Bakit? Anong meron? Hindi kasi... Pwede po ano, huwag yun na lang pangitin yung surname ko. Ano ulit? Ang hina? Huwag yun na lang po pangitin yung surname ko. Wala nang nagtanong ng surname mo. Mark lang ang pangalan mo. Okay po. Yan! Ganyan oh. Okay game. Ano kasi ako eh, discreet. Na? Na ano, may family po, pero discreet gay. Ah, okay. May asawa't anak ka? Apa. Ah. Kaya alam mo pa, alam, natin member ka ng LGBTQ. Hindi naman ako nako-confess ngayon or hindi naman ako parang hindi naman ako nag-ano ngayong kung ano yung pagkatao pero kasi nag-stop sa akin kasi talaga ako doon sa pag-LGBT nung
nag-asawa ko, 10 years. Ano yun, kuya? Paano ulit? Parang na... Wait lang po, ulitin ko po ah. Hmm. Nag-stop ka na... Maging LGBT. Hindi mo lang kailangan mag-stop eh. Kailangan mo lang tanggapin yung pagkatao mo eh. Hindi kasi siyempre inaano ko rin po yung ano eh. Yung siyempre yung sasabihin sa family ko. Sasasabihin ng mga anak ko. Well, ganito ano. Okay. Okay, doon muna tayo sa tanong mo sa akin. Para hindi ito mapangunahan. Ano ba ang problema ngayong gabi? Why after 10 years of being a family man, why are we talking about this tonight? Kasi parang na ano ko na... Kuya, lalakas naman please. Wait lang ha, kuya. Sayang usapan natin kung kada ang irereact ko sa'yo lakasan mo. Kasi nawawala tayo sa usapan eh. Okay po, okay po. Please. Oh. Kasi ano ba eh, parang... Hindi naman ako na-curious. Pero parang ayoko lang kasi maging bias sa asawa ko. So you want her to be in the loop. You want her to know exactly what she's dealing with. Pero alam niya naman po eh. Alam niya naman kasi best friend kami bago kami nag-asawa. Okay. Kumbaga hindi niyo na lang napag-usapan. Opo. Kumbaga... Alam niya din, napag-usapan naman namin yun. Oh, yan na. Ba't naman pala yung problema? Eh, kaya lang kasi syempre parang naano ko na. Syempre lumalaki na yung mga anak namin. Tapos parang, pero on the way, wala namang nakikita sa akin na something na ano. Tsaka hindi rin ako gumagawa ng kalokohan. Kaya parang, pero pa ito kasing mga nakaraan lang na parang naiisip ko lang na, sabi ko, healthy ba? Parang healthy pa ba yung relasyon namin? Or parang naiisip ko na nagiging unfair ba ako sa kanya? Kasi may time na... Ano yun, may time kasi na parang sinasabi niya sa akin na kung hindi daw ako yung napangasawa niya, edi sana daw maayos yung buhay niya. That has nothing to do with your sexuality. Hindi kasi parang naiisip ko lang po kasi na ano yun, na nagiging unfair ako na dapat maging maligaya siya kasi gusto ko maging maligaya siya eh. Wait, ulitin ka na. That has nothing to do with your sexuality. It's your wife, di ba, not being contented with you. Those are two different things. Now, I want to ask you a question, Mark. Ito, huwag na po pangitin yung pangalan ko. Okay, sige. I want to ask you a question, Josephine. I want to ask you a question. Saan ang pagkakataon niya sinabi sa'yo yung linyang yon? Kuya. It's really taking a toll on us that I keep on telling you to please speak up. Okay. Make it louder. Kasi nakawala din sa momentum eh. Okay pa. Makulitan ka naman sa akin kasi nakukulitan ako sa sarili ko eh. Okay pa. Okay. Sa kailan niya sinabi sa'yo yan? Nung time po na ano, na nagkakasamaan kami ng loob. May kinalaman ba sa pagiging LGBTQ mo, yung samaan niyo ng loob? Pag sumasagot ako sa kanya. Ang tanong ko, nag-aaway kayo noon, sinabi niya yan, tama? Apa. May kinalaman ba yan sa sexuality mo, yung away na yan? Oo lang, kasi pag, yun nga po, pag nag-aaway kami, sinasabi niya na yung bunganga ko daw, mas maano pa daw sa bunganga. Wala namang kinalaman sa pagiging ano mo yan eh. LGBTQ mo eh. Hindi, kasi namimension niya po kasi eh. No. Walang kinalaman yun. It has nothing to do with it. Walang kinalaman yun. Kaya mangyaya nga minsan naiisip ko din na pag minsan nag-aaway kami, gaano na lang rin ako. Parang umiiwas na lang rin ako kasi... Bakit ba sobrang daldal mo ba nag-aaway kayo? Hindi kasi minsan kasi may mga below the belt naman po kasi siyang sinasabi, di ba? Medyo nakaka-offend din naman na nakaka-hurt din. What is below the belt for you? Nung, yung alam mo yung tipong hindi mo na nga ginagawa tapos papangitin niya pa na ganito, ganito, ganyan, ganyan. Ano nga yun? Yung halimbawa, sabihin sa'yo na, ano, na,
kasi baka mamaya ganito, naglalandi ka pa, nagaganyan ka pa. Yung mga ganun. Okay. Nabilokan ako sa'yo, sorry. Pag sabi ko, nabilokan yung laway. So, ginaganon, binabargas ka niya. Pero, pero ginaganon niya ako. Pero, siyempre, sa sobrang inis ko lang din, nakapagsalita lang din naman ako ng mga... Okay, question. Was there ever a time na napag-usapan ninyo na nag-surface yung sexuality mo nang hindi kayo nag-aaway? Ano po yun? Ano po yun? Was there ever a time that the topic of your sexuality surfaced na hindi kayo nag-aaway? Okay, example. Meron bang pagkakataon na iniupo mo siya at sinabi mo sa kanyang, can we talk about my feelings so you understand me well? O na pag-uusapan na lang yung pagiging member mo ng LGBTQ na nag-aaway kayo? Hindi rin namin na pag-uusapan po yun. So, lumalabas lang yung ganung side ng pagkatao mo na nababanggit lang niya pag nag-aaway kayo? Mm-mm. Okay, mali yun. Kailangan pag-usapan ninyo. Kasi, alam mo, are you aware of the term elephant in the room? Hindi po. Ha? Hindi po. Alam mo kung elephant in the room? Ano po? Paano ba? Alam mo? It is... Elephant in the room is parang idiomatic expression that refers to something heavy that's in the air. For example, ganito. We went to a party. Di ba? Kuya? Apo. May pinig po ako. Okay. Wag na lang sa party. Nagdi-dinner tayo. Okay? Apo. Oo. Tapos, ang nagluto, yung tsahin natin. Apo. Tapos yung kinakain natin, hindi masarap. At alam nating lahat na hindi masarap. But we do not say it kasi merong magiging moment na awkward na magtatampong tsahin. Okay. So, yung hindi nyo sinasabi, pero alam nyo lahat, something you don't say because it will make the situation awkward or might hurt somebody in the group, diba, yung hindi nyo binabanggit, that is called the elephant in the room. You deviate from the topic. So, sa inyong dalawa, ang elephant in the room ninyong dalawa is your sexuality, tama? Apa. Yan. You don't talk about it, but you both know, tama? You are both aware, but you don't talk about it, tama? Apa. Okay. Ano ba ang gamot ng elephant in the room? Gusto mo malaman? Ano pa? You recognize that there's an elephant in the room. Pag-usapan ninyo. Talk about it. So, kailangan mention ko sa kanya. Di ba ikaw nagsabi, alam naman niya? Alam naman niya. Oh, pala eh. Kaya lang. Di ba kasi ganito yan? Okay. Ayoko rin kasi. Wait. Alam niya that you are a bisexual. Apo. You're not a gay, you're a bisexual. Apo. Okay. Alam niya, tama? Apo. Okay. So, what is so shameful na pag-usapan? Bakit ba ayaw niyong pag-usapan na parang kapansanan ba ito? Sakit ba ito? Hindi naman ah. It is not. It is a state of emotion. And you are brave enough to recognize, di ba? And choose your direction para magpamilya. Bakit ka na iyan pag-usapan? Sakit ba ito? Nakakahawa ba ito? It's not. I have two of my siblings, pare ko, is a member of LGBTQ. Dalawa. Not one, but two. hindi siya sakit. It is not. Kaya lang kasi hindi kasi alam ng family niya eh. So what? Yan o ngayon? Mark, louder. Apa. Oo. Listen carefully, ha? You don't expect... Listen carefully, alright? Bakit yung pangalan? Speak louder, Josephine. Louder, Josephine. Okay po. Okay. Makinig ka mabuti, ha? Apa. Carefully listen to me. You cannot complain
or make a fuss about her family not knowing your state of emotion, yung pagiging LGBTQ member mo, pare ko, and let alone expect them to accept you if in case they can. Kahit baba hindi, eh ano ngayon, ikaw naman yan. Huwag mong asahan na tatanggapin ka ng ibang tao kung ikaw hindi mo matanggap ang sarili mo. That's your problem. Hindi mo matanggap sarili mo. The mere fact that you cannot talk about this with your wife, hindi mo matanggap sarili mo. Now, I want you to consider something. I will tell you something. Are you ready? Apo. Prove me wrong and I want you to defend yourself. Hindi ba kaya ka nag-asawa ay para pagtakpan yung pagkatao ko? Yes. Hindi po. Okay, now, ibig sabihin you really love your wife, tama? Sobra po. Oh, then go and talk about it with her. May kilala ako. May kapartis ko. Mabanggitin ko sino. May asawa. Dalawa anak. Kung kumilos, malambot. Kami tatlo po. Diba? Oh, nakarami ka nga eh. Diba? Brad, oh. And they bicker a lot. Nag-aaway sila madalas. Madaldal din yung lalaking tropa ko na may kapartis ko. But they work things out. Why? Latag sa kanila eh. The guy doesn't pretend to be a straight guy. Bakla ako nung napangasawa mo ako. At bakla akong, di ba? Bakla ako na napangasawa mo at bakla akong makikiharap sa'yo pag nag-aaway tayo. Tinanggap mo akong ganito eh. This will be me all our lives. I will not pretend to become a brute, di ba? A bruskong lalaki pa nag-aaway tayo dahil lang you want the privilege of being the woman sa relasyon. No. Tinanggap mo akong bading, bading ako, makikipag-away sa'yo. But I will become a loyal and a faithful husband to you. That's how it should work. You don't have to pretend to yourself. Ako pa na ako baka nakikinig. So what? Alam naman niya eh. Surprise ba yan? Hindi na ako po. Kaya siyempre na... Naano lang po kasi talaga. Kasi parang ang iniisip ko lang kasi ngayon, parang it's not working. Or hindi naman it's not working or yung parang... Kaya lang kayo ulit nag-away. Pag-usama natin, may away kayo eh, no? Ngayon po? Oo. Wala nga po. Okay, so it's just... This is just one fine evening and then you realize that there's something heavy inside your chest, ganun ba? Oo po. Alright. Do you think you and your wife talking about it will make things easier and lighter? Hindi siguro. Why not? Okay naman siya sa akin eh. Okay naman ako sa kanya. Oh, so ano problema? Eh, kaya lang kasi... Oh, kasi mo, pupunta ni mga hapon, nandiyan na. May dalang bayoneta. Kaya lang kasi parang ano... Oh. Siyempre medyo hirap. Hindi naman sa ano, medyo mahirap din naman yung sitwasyon ngayon kasi... Hindi naman sa pag-ano kasi... Nakasama mo. Please. Gusto ko lang kasi talaga na... Ginagawa ko naman lahat para maging masaya siya. Or para maging ano siya, contented siya. Or lahat ng pangangailangan niya, makuha niya. Kaya lang may time lang talaga na umano sa akin na... Masaya ba talaga siya na ako yung kasama niya? Who are you to assume for her? Ba't may na-assume? You are going to be the biggest. Listen carefully, Josephine. You will always be and you will be the biggest contributor to his happiness and tears. You agree? Opo. Alright, contributor. But you are not solely responsible for her happiness. Our happiness is very personal. Kung magiging masaya tayo o magiging malungkot, it's within us and it's upon us. Huwag mong i-assume na malungkot siya dahil nag-away kayo at nabunga nga ang kanya.
She could have walked away any time of the day when she wanted to, but she did not. Anong dinadrama mo dito? Nga pa, English tuloy ako sa'yo. Ayoko nag-English ako kasi lumalabas yung talino ko. Hindi ko alam yung past participle tsaka ano kanina. Yung grammar ko kanina. Bakit mo ina-assume? Bari ko, normal naman sa babae yan, di ba? Babungangaan tayo. Di ba? You know, girls are emotional creatures. They will say ayoko na 100 times before they really mean the first one. Gulat kayo, no? Totoo yan, di ba? They will say the first 100 ayoko na, but doesn't mean anything. Maybe on the 101st, maybe it will mean something, but it's not, hindi pa rin sure. But that's them, they're being emotional. Kaya lang kasi sinasabi niya na kasi. Lakasan mo. Kaya lang kasi sinasabi niya na sa akin na ano, na nagbago na daw ako, na iba na daw yung dating lalaki na minahal. Ay, bukas, saan ka ba nagtatrabaho? Dati po kasi ano ko siya supervisor. Kaya lakasan mo, lakasan mo, lakasan mo! Dati po kasi. Dati po kasi supervisor ko siya. Oo. Service crew kami. No, maganda na. Nagbago ka na raw. Bari ka bukas ha? Bukas. Magkipagkita ka sa akin. Mga 7 ng gabi. Tapayo tayong dalawa sa may Robinson's Galleria at mag-aabang tayo ng may asawang lalaki. And we're gonna ask. At tanongin natin to. Sir, nasabihan ka na ba na mismo nagbago ka na? I bet 99% of males will say yes. That's a common line that they give us. Nagbago ka na. Bakit? Dati ba akong dinosaur? Naging leon ako? Ganun, ano ba? Dati ba akong tipaklong? Naging langgam ako? That's their line. And sometimes, girls, I'm sorry, but I'm going to spill out your secrets. And generally, that doesn't mean sense. It's just them being frustrated. Tama, mali. Mali. Yan. It's just their frustration. Now, if I am wrong, pare ko, kung sakaling mali ako, I hope I'm not this time. Because, you know, tonight, if I listen carefully sa pinag-uusapan natin, you don't have a tangible problem. You really don't have a problem. It is not her na hindi na masaya sa'yo. It's you wanting more than what you have with her. Hindi po, ah. Masaya ako. Then what's the problem? Josephine? Naku, hindi. Siguro naku-curious lang po talaga ako na sinabihin niya ako na ano, na nagbago na ako. Then tapos nasabihan niya ako na ano, na parang hindi na siya masaya. Anong pinag-aawayan niya nung sinabi niya hindi na siya masaya? Baka kasi momentarily lang yun eh. Baka hindi na siya masaya nung moment na yun. But that's a minute, she referred to your entire, ano, life together. So ano, tanong ko na lang po, Papa Jackson, kung ano po yung dapat kong gawin na mabalik yung ano, yung, ay, or may tama yung maling nararamdaman ko ngayon. Wala ka nang maling nararamdaman eh. Mali lang interpretation mo sa kanya. What we feel is not wrong, mga bangga. What we feel is generally not wrong. It becomes wrong when you execute it and it's wrong. May asawa ka, may nakita kang chicks, nagandahan ka, walang mali. Hello po sa mga misis na sinampal yung asawa ngayon. Diba? May mga ganyan misis eh. Uy, maganda ba? Inaasahan niyo sabihin ng mga mister niya, pangit. Kasi mag-selos kayo, pero tinanong ninyo. Ay, iba rin na. Diba? Tawaan niya, no? Kaya mga lalaki, we learn to lie. At sabi namin, pangit. Paano magagalit kayo, may issue kayo, pero kayo nagtanong. So we learn to lie. Naglalakad tayo sa mall, may dumang sexy. Di ba? Oo. Tapos, sasabihin nyo, uy, ang sexy naman ba? Nakita mo ba? Ano nga sabihin namin? Ha? Hindi ko napansin. Pero nakita namin yan.
Bakit? Dahil pag sumagot kami ng oo, sexy, sabihin mo, nakatingin ka na. Sorry, lumayo ng konti. Pasensya na. Alright, now. It's not what you feel that's wrong, pare ko. It's how you interpret, di ba, what you hear from her. Apo, siguro apo. Look, she is still with you. Tama mali? Apo. She is still with you. You still live under the same roof. You still go to bed, to the same bed, and you still deal with each other is skin to skin. Am I not right? Apo. All right. Wala siya ngayon. Nasaan siya? Nasa probinsya nila. Anong probinsya nila? Huwag na po, malalaman na yun. South, north? South, ay north. Eh, di malamang. South. Lumanong ka pa. South, north. South, ay north. Mukham. Yes, hindi na panggit yun. Ganito na. I have a trivia for you. Are you ready? Apo. Nakakatawa to ha, pero gusto ko i-consider mo to ha. Apo. Sabi mo kanina, hindi alam ng family niya, tama? Apo. Naniniwala ba kayo na pag kayo ay gay, hindi namin napapansin? Pero wala po kasi. Of course, they will not tell you. That's respect. That's called respect. Hindi, it is not a disease para itago, kapatid. Hindi, wala po talaga kasi akong bahid ng ano, pagkahalata. Alam mo ba sa usapan natin na mapansin kita? Ano po? Brad, boses pa lang. Kita. Dinig. Obvious. Totoo po. Naku! Bakit ko lang tinakakalam? I'm telling you this not to humiliate you. I'm telling you this to start accepting who you are. Pre! Sinabi ni Vice Ganda to sa Showtime, hindi sakit yan, pagkatao yan. Siguro nga po. Parang ano lang siguro talaga. Parang hindi ko lang ma-accept kung ano ako ngayon. Oh yan, nanggaling na sa'yo. Sino nga siguro? Tanggapin mo kung sino ka. Accept who you are. Before other people can give you the gift of acceptance, you have to give the gift to yourself. Okay. Mukha mo, wala po kong bahay, itchusera fraglet. Tigilan mo nga ako. Walang bahay ka dyan. Diba, Brad? Nowadays, common na yan. Huwag nyo na kayo mahiya. Come out. Man, it's not a disease. The world will have to start accepting that you are a part of the society. Diba? Kung hindi pa masang soji bill, nananawagan ako sa establishments, gumawa kayo ng apat na CR. Babae, lalaki, bakla, tomboy, para tapos ang isyo ng mundo. Tama? Ano nga simple? Ay, pasayin soji bill. I don't have opinion about it. I haven't read the entire thing. Pero kung CR lang magabasihan, huwag kayo naapat na CR! Diba? O di, gagawa tayo ng CR na kompleto. May urinal, may toilet bowl. Diba? Gawin natin unisex. Tama ba, pre? Tama. Alam niyo ba, ang naliit na problema ng ano? You accept yourself, pare ko. The society will not give that gift to you if you cannot give it to yourself. Apa? Sabi ni Hillary, oh, parang napa-out ka dun, PPJ, sa Echoserum Fraglet. Oh, parang ako yung nag-out, eh. Echoserum Fraglet, paluin kita ng makeup kit ko dyan, eh. Oh, kanda kanta mo, misis mo. Ano mensahe mo sa kanya? Apo. Aba, bago tayo, ano? I want you to repeat after me kung maluwag sa kalooban mo, ha? Apo. Kung maluwag, I'm not going to force you. Okay? Apo.
Repeat after me. Kung hindi, pare ko, there's something wrong. Okay. I want you to repeat after me. Bakla ako. There you go. See? You can't even say it. But you know you are. Say it. Sa'yo, bakla ako, pero dali. Bakla ako. I'm a good family man. I'm a good family man. Ano, now, say it. On your own. Say it. Bakla ako. Pero I'm a good family man. Now, are you a good family man? Yes, Papa Jackson. Are you trying to be a good family man every time? Yes, Papa Jackson. Are you a gay? Opo. May mali ba? May mali ba doon? Wala po. O, anong kinakaya mo, Brad? Naiyak tuloy ako. Oh. I want you to send out a message for your wife. I want to hear you. Go ahead. Go ahead. Lakas naman, parang di kita storeboy na. Lot, ni Papa Jack. Papa Jack said po. I wanna hear your promise for her. Sabihin niyo mahal na mahal kita, idugtong mo yung pinaulit ko sa'yo kanina. Mahal kita. Pero bakla ako. Kung malagyan ng pero, it becomes bad. Kahit? Bakla ako. But? Ano yan? Ano yung kadagtungan nina? You are what? A good? I'm a good husband. Alright. Good husband. I'll tell you something, and I want you to ponder on this one. Are you ready? Apo. Ang dami kong kilalang lalaki, punong-puno ng tato, macho, brusko kumilos, pero walang iyang asawa. Any time of the day, any day of the week, any month of the year, a sensible woman will always choose a guy like you than someone who does not possess your qualities as a man.
ang pagiging brusko, pare ko, ay hindi nakikita sa kamachuhan ng kilos. It's what you deliver as a partner to your wife. Now, with that being said, huwag ka rin gaano sensitibo. You have to remember, you are still the husband. Tama? Opo. You are not the wife. Tama ba yan? Opo. O, di ba ka rin bunganga? Balato mo na sa kanya yun, brad. Make sense? Opo. Okay. Kahit anong gawin natin, you said you admitted you're gay. There's nothing wrong with it. Okay yan, brad. Di ba? Malungkot ang mundo pag wala kayo, period. Okay? Pero kahit anong mangyari, hindi ikaw ang reyna. Siya pa rin. Pag nagbunga nga siya, ang hari tatahimik. Okay? Mamaya, pupunta ka ng Google, i-Google mo yung meaning ng procrastination, ha? Okay pa. Ulitin mo, pro... Procrastination. Yeah. Gusto mo sabihin ko na lang sa'yo ngayon? Pwede rin po. Katayo mga lalaki, at some point, dapat meron tayong qualities nito. We have to know, we have to at least procrastinate. Ano ba spelling nito? Mahina ko sa spelling talaga. Procrastination, meaning in Hindu. Hindi Hindu, English. Yan. Procrastination, noun, the action of delaying or postponing something. Ano yan? Before you know how to procrastinate, pare ko, it takes practice. Pinapractice yan, ha? Okay? Alright. Did you learn something today, tonight? I hope you learned something tonight, and I hope you learned a lot about yourself. Okay pa. Nakakaloob lang po ng dibdib. Kasi medyo mabigat na rin po talaga kasi. Drama-drama kanya. Kanya na yung drama. Huwag sa atin, ha? Alright. Anong team sa inyo mag-asawa? I can po. Ha? I can. By Doremi? Opo. Hayop, sino bumili niyan, ha? Ikaw na! Hindi po. Kasi nung... Sorry. Nung ano po, nung time na... May boyfriend kasi sa dati nun eh. Mm. Tapos, best friend kami, di ba? Oo. Oh. Tapos, ano, di pumunta kami ng kainan nun eh. Para pansiteria. Nakasama mo kundi? Pumunta kami ng pansiteria. Tapos, kinanta niya yun. Tapos, habang kinakanta niya yun, nakatingin siya sa akin pero kahawak niya sa boyfriend niya. Tapos yung mga last part, pinabago niya na yung link niya. Yun, dun na namin na buo yung theme song na yun. Tapos dun na rin ako na yung love sa kanya noong time na yun. Si Mama Lida nakikinig sa atin. No? Pakibati si Michelle Mergal. Hindi marinig ang boses ng caller mo. Sorry pa, sorry. Sabi ni Mama Lids. Siya po si alias Lida. Yung iba yung Linda eh. Anyways, doon ka na in love sa kanya. Apo. Do you still remember the words? Apo. Sige nga, sample nga. Nung kanta? Oo. Oh. Yung nainlove ako doon sa kanya, sinabi niya. Anong kanta yung binago niya? Yung, I can be your good wife. I can be your good wife, I can love you. Ganan. Until the end. Dory mo yun, di ba? Donna, Regine, and Mikey Wango. Ba't ko ba alam to mga to? Anong pisa yan? What took you so long to make you see? I can give love a love so real. What took you so... Baka mainlove ka sa akin, huwag na. Mag-magin tayo eh. Mark! Ah, sorry, Josephine!
Salamat sa pag-ibig. Oh, ma, nabibigong ka? Hindi pa. Oh, hindi ka pwedeng biruin? Anyways, thank you for calling the show. A lot of people tonight learned so much from you. Maraming salamat din po. Okay, acceptance. Okay? Okay. Siguro nga po. Palayain mo na ang sarili mo sa pag-ano, sa pagkukubli. Okay? Nga po. Nag-text si Mrs. Di ba binuksan ko yung speaker ko at ipapakinggan ko yung tugtog? Nag-text si Mrs. Sabi niya, ikaw ba yung kawas niya pa, Jackson? Nagubusok ako sa'yo ko na yung speaker kasi mapakinggan ko baka patugtog niya sana yung icon. Ha? Kasi papakinggan ko yung icon. Bakit? Umaasa ka ba mapatugtog ko? Sana. Kung meron, wala yan. Brad! Ah? Patayin mo yan! Pinatay ka na. Wala kami! Nasa hiraman eh. Iba na lang, okay lang para. Ha? Okay lang pa. Dahil siya ka na. Gusto ko i-play sana eh. Wala eh. Ha? Apa. Oo. Ibigyan kita ng kanta ni Sir Ray Valera. Kahit ang pati ng buhok ko. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Iwala sa isa't isa'y kailangan. Kantahin ko na lang, pare. Ayaw, gusto niya rin yun sa akin. Bakit nakanta niya rin? Dati mong pag-ibig wala ako. Pakialam. Basta't mahal ka niya kailan pa man. Huwag kang mag-isip bubuka. Ay, sana man. Naman. Kaya huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo, di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan. Mamahalin kita maging. Ayan. T-Rex ka man eh. Ilo sa mga misis na nagpakasal diwata nung naging mag-asawa na 10 years later, dinosaur na. Mahal kita. Tali mo. Kat mahal kita. Ayan. Second voice ka. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging. Ayan. Tuta naman, tuta. Tuta. Oh my God, I'm so good. Like, no. Okay, saging naman, saging, saging. Mahal kita maging saging. Woo! Woo! Yes! Oh my God, this show is so brilliant. And oh my God, this is like an advice giving show, but it's so funny. Like, maging saging ka man. Gusto mo pa? Tama na. Mushroom naman, man. Sana hindi nakikinig si Saray Valera. Ay, Saray! Oh, biruan lang po, paplay ko yung kanta mo. Hindi nyo. Ay, pistiness. Diba? Alam mo ka ng pistiness? Apo. Yan, the state of having plenty of pisti. Pistiness. At may meaning pa ako. hindi nyo kaya ang papay nyo. Iba to, ha? Sige.
Mike. Okay ka na? Apa. Salamat ha, buddy ko. Apa, salamat. I learned a lot from you tonight. I'm sure a lot of people realized so much tonight listening to your story. And I hope and I wish as you realize a lot of things about yourself, yung mga nakikinig sa atin, I hope they've realized some things about themselves as well. Okay? Okay po. Thank you for calling the show. Okay, thank you so much. Bye-bye. God bless po. Si Mark po yan, mga bangga. Di ba? Minsan saging, minsan tuta. Ay, pisti. Hindi ako naya. Like, oh my God, what's happening to the world? Hello to Carjack Soldiers, Admin Goodknife siya, and Lapitos, Limoncito, Sampalok. Parang address yung pangalan niya, no? Ha? Parang address, no? Lapitos Street, Limoncito, Village, di ba? Barangay Sampalok. Mami, i-waste nga ito. Hello kay Lynn Real, Emeline Onag, Queenie, Patak, and Shed, Madnelo, and to all the members ng Carjack Soldiers. Hello. Hello sa Grab driver na si Muriel Corop Lalinog o Kalinog na nasakyan namin kanina, anak ng pusa yung driver, sinakyan yun, di yung kotse. O, di sana na-enjoy mo, Muriel, no? Sinakyan ka pala nitong tatlong to, eh. Advance happy, happy birthday to my forever boyfriend, Papa Eduardo Aldiano. Loving you. Ayun, sexy yung panganay mo, sikat. Happy birthday, Daddy Eduardo Aldiano. Asan siya ngayon? Sa bahay, ha? Ibigyan ka rin ng iPhone 11 ng anak mo. Daddy Eduardo Aldiano, nangutang sa bangko yung anak mo para bilang ka ng bagong iPhone 11. Ha? Sikat. Para alam mo, na. Alam nyo, dami magagandang kanta ni Sir Ray Valera, no? Sobra, oh. Diba? Hang hyper mo na naman, sabi mo. Yung pakialaman. Pag matamlay, may issue kayo. Pag may hyper, may issue kayo. Ano ba mo? Kaya minsan wala naniniwala sa akin kasi may sakit ako pero hi Lot, sabi dito. Pakibating naman ang night shift girls na nakikinig sa inyo ngayon, sabi ni Emmy Palan. Sana binanggit mo yung pangalan nila, te, hindi ikaw lang ang nabati. Ha? Diba? Ops, ang ganda ng sombrero mo. Galing yata kay Yuki to, eh. Yuki Yux ba galing to? O kay Miss Sheila. Padala to, eh. Salamat po sa mga nagbibigay, ha. Mama Leeds, ha. Salamat, nakikinig ka sa akin, ha. Sana natatawa ka. Kasi nakakabusit ako minsan, eh. Ay, nako. Kaya, binabati ko lahat ng mga wet wipes na nabilad sa araw, naging dry wipes. Meron akong wet wipes sa kotse. Buti namin kong stock. May supplier ako, eh. Naiiwan ko sa kotse. Natuyo. Sabi ko, anong tawag dito pag natuyo? Dry wipes, di ba? Wala na. Hindi na wet, eh. Oo. Hindi ano nga, eh. Ay, nawakawakan ko, ha. Hindi naman dry pa rin, eh. Nigyan ko alcohol, gano'n. Sabi ko, dapat hindi pala iniiwan. Huh? Ang dami kong issue sa buhay. Ano ba itong buhay? Umuwi na nga tayo, si buhay ka, uwi na. Ay, nako. Uy, nga pala. Happy birthday belated sa aming alagad pang technical na si June. Nagdiriwan na kanya ika-25 kaarawan. Oh. Sabi rito, erratum, sabi ni Emmy Palan, nagalit sila,
Hi, Lot-Lot. Pakibati naman to. Pakibati ang night shift girls na nakikinig ngayon sa inyo. Si Tina, si Rona, si Joey, si Maffel. O yan! Pakibati rin lang kayo. Mga pangalan mo lang binabati. Di ba? May mga ganyan ang pabati. Ba't hindi ko yung magulang ko? Alam ba nilang sila yung binabati? Meron, di ba? Oh. Meron nga, di ba? I would like to greet my parents, especially my mom and my dad. Meron bang iba? Hindi totoo. Meron bang... Sino pa mali ba? Di ba? I would like to greet my parents, especially my mom and my dad. May iba ba? Sana pinangalanan mo na lang, te. Pangit ng joke ko. Walang pinag-iba sa joke ko dati sa kabila yung... Mami, bakit malaki ang tiyan mo? Si anong nasa tiyan mo? Anak, ang nasa tiyan ko, kapatid mo. Kapatid ko, nasa tiyan mo? Oo, kapatid mo. Mami, mahal mo ba yung kapatid ko? Oo naman anak, mahal ko ang kapatid mo. Eh bakit mo kinain? Ganun, corny, nakakabwisit. Tatawanta pa kayo, no? Hey! Umuwi na tayo. Ha? I'm giving the music of Sir Ray Valera to Josephine, and to Mark, and to the wife of Mark. Kapangga. Ang awiting maging saging kaman. Maging sino kaman ni Sir Ray Valera, mga pangga. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, pag mo sabihin radyo, sabihin mo...